Nating pinto na in-order galing Pampanga. Ito yung para sa main door. Wow, ganda. Ating mga pinto pari lima lahat. Ito yung sa kwarto, 80 cm. Ito yung sa main door, 90 cm. Itong ito 80 cm din doon. Bali apat yung tatlo yung sa kwarto, isa yung sa exit, tsaka isa sa main door. Lima lahat, tsaka isang hamba, hamba na 90 cm. So yung hamba natin 90 cm. Yung ating in order na pinto para sa main door. So, meron siyang design na salamin sa ibabaw at sa baba.
palagyan na rin natin ng double lock. Ah, itong lock niya, double lock din to. Ayun ang pinto na in-order natin para sa main door. So, kabilaan siya na may salamin. Naikabit na rin yung ating screen door dito sa main door. Sa pinto naman ng dirty kitchen. Ito yung pinto ng dating main door. So, tinanggal namin ito. Tinanggal namin itong pinto na to doon sa main door. At pinalitan namin ng bago. Yun nga yung may salamin. At nilagay namin dito sa dirty kitchen. Ito yung papunta sa gilid ng bahay. Ipa-exit. Exit door to. Screen door. Para sa dirty kitchen. Ito yung sa exit. Exit door din to. Sa gilid ng bahay. So ito yung ating screen door. Bedroom 1. Ang design nito katulad ng dalawang pinto natin, tatlong pinto natin sa exit, bedroom 2 saka yung sa master. Ayun pa rin, naka-router pa rin to. Router yung design, gumamit ng router na design. Napang design router na machine yung ginamit nila para ma-design yung panel door natin. 80 cm ang lapad din ito. Standard yun sa mga kwarto. So, meron natin lock na ikabit. Nilakabit na yung lock natin. So, yun na lahat yung ating pintuan. So, hintayin na lang natin na mapinturahan to. Sa susunod na vlog, makikita nyo na may mga pintura na to. Ito natin para sa bedroom 2. So, bedroom 2 natin, lahat pala ng sukat ng pinto natin sa kwarto at doon sa exit door is 80 cm ang lapad. So yun lang standard at 210, 80 by 210. So yun yung ating pinto para sa bedroom 2, may lock na rin. Yung design niya kamukha rin ng design ng master. So, yan yung ating pinto sa bedroom 2. So, pintura na lang ang balanse din ito. First floor, master bedroom. So, ito yung pinto na in-order natin kasamahan ng sa main door. So, ito yung design na napili natin. So, ito yung yun yung design niya. Naka-router to. Gumamit sila ng machine para malagyan ng design. So, kumbaga inukit. Naka-ukit siya. Meron kasing nabibili ng mga pinto na itong mismong design na to, pinapatong lang.
kumbaga molding ang ginagamit nila. So ito talagang nakaukit, kaya maganda siya. Ang kabilaan siya na nakaukit. Yan. So meron na ding lock yan, gabit na yung lock. So, swabe na rin siyang. So yung ating door sa master bedroom. First floor pa rin. Kabit na rin yung ating pinto papuntang terrace. Ito yung sa exit door papuntang terrace. So ganun din yung pinto natin, same design. Tapos yung screen door nakakabit na. So yan yung ating pinto para sa exit door. So yun yung palabas papuntang terrace. Kompleto na to. Ang balansin nito is pintura na lang. Meron din nakakabit na lock. Gumamit tayo ng double lock kasi entry point to. Na kailangan secured siya. Yung ating pinto para sa exit door. Pinto ng ating comfort room dito sa first floor. So aluminum siya na glass yung pinaka panel niya. So ang ating pinto para sa ating restroom o comfort room. Ihanda na natin yung breaker na gagamitin natin sa first floor. Parang vlog, pinakita ko na ito dito sa ground floor, ito ay galing sa Saudi Arabia. So ito naman, binili ko dito, Pilipinas. May pagkakaiba sila. Pero ang purpose niya is isa lang. Pero ang design magkaiba. Ito yung sa Saudi, ito naman yung sa Pilipinas. Yung function niya isa lang. So dito dalawang wire galing sa Saudi, tiga-tigalawang wire yung nilagay. Inilagay ko. Bali, dalawang terminal siya. Dito naman, apat. Meron siyang input, output. So dito, ito yung main niya. May input, output siya. Ito naman yung branches niya. So, pagkakaiba ng breaker dito, meron siyang bus bar. O, tinatawag na jumper. Hindi ka mukha nito na naka-built-in na yun sa Saudi. Ito naman, ikaw mismo ang maglalagay ng jumper. So yan yung jumper mo. Line 1, line 2, line 1, line 2. Line 1, line 2. At tapos dito, ito yung magpaparallel sa kanya. Dito yung sa main. Main yung sa baba, sa ground floor, papunta rito sa main yung first floor. Magpaparallel siya. Papukuha ka sa main, papunta rito sa main ng breaker ng first floor. So magtatap ka sa ibabaw, mag-output ka rito, magtatap ka rito sa input ng branches. So pagka nag-ground na ka ng line 1, line 2, automatic tong ibang branches na to, meron ng power to. So dito mo ilalagay yung
ating mga sirkuito. Sirkuito ng ilaw, outlet, at mga aircon. So, input, output. Kaya pag inon mo to, tinaas mo, magkakaroon na ng power to. Yung sa baba. Kasi magkakaroon na ng continuity to. Pag tinaas mo yan. So, ito yung main niya. Pag inon mo to, naka-jumper dito, magkakaroon ng power to. Automatic to. Itong lahat ng branches may power. So, itong mga wire na to, ito yung ating wire sa aircon, tatlong aircon, isa sa power point, at isa sa ilaw, kaya lima. Okay. Ginamit kong pan-jumper, ito yun. So, pagbibili ka nito, ng breaker na ganitong brand, ganitong klaseng breaker, may kasamang ganito. Ito yung gagamitin mong pang jumper dito para magkaroon ng power yung ibang branches. So ito yun. Okay. Start na tayong mag-terminate ng ating mga sirkuito. Ito yung ating bedroom 1 wire para sa aircon. Ito yung bedroom 1 AC. So gagamit tayo ng 25 amperes na breaker. So dalawang terminal lang siya. Hindi ka malilito. Walang pagkalito. Lang siya. Yan yung terminal 1. Lumagan mo lang. Pagkalawag, ipasok lang sa ilalim. Siguraduhin lang na kung may power na, naka-off yung breaker. Ibaba mo. Lang nakababa to para maiwasan yung disgrasya. So wag na wag kayo mag-terminate ng may power. Kailangan naka-off yung breaker. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Kailangan safety. Kailangan lagi tayong safety pagka nagtatrabaho sa electrical. Kaya delikado ang kuryente. So make sure na naka-off yung kita kami. Okay, tapos na yung ating bedroom 1 AC. So, punta tayo ngayon sa master. Master AC. So, ito yung ating master AC. Para sa lahat ng ilaw ng first floor. At ang LED light natin dito nakakonek. Gumamit tayo ng number 14 na wire. Pero dito sa mga aircon natin, puro 12 saka doon sa power point. Terminal 1.
Okay. Tapos na natin na-terminate yung ating lahat ng wire. Itong tatlo na to para sa aircon. Itong pangapat para sa power point. Ito para sa lighting. Ayan na ang kabuuan ng ating circuit breaker. Iwan natin to para mag-check tayo nung ilaw natin ay kabit kung gumagana siya o hindi. Okay. Pagkatapos nating na-terminate yung ating mga circuito sa mga wire na to para sa aircon, sa power point, saka sa lighting, so check-in natin kung meron siyang output paggamit ang tester. So naka-setup na. Yung setting niya ay sa AC. So yun yung setting niya na naka-AC ka na. Ito yung ating multi-tester na digital. So check natin sa isa kung mayroon siyang output na 220. So i-on natin tong main. Okay, naka-on na yung main. So ayan, i-check natin sa isa kung meron na siyang output na 220. So on natin tong aircon. Okay, meron na 220. Meron ng output na 220 itong isang aircon. Kung pangalawang aircon. So, meron din. Pangatlong aircon. Okay, meron din 220. Pangatlong aircon. Okay, may 220. Itong ating ilaw. Okay. So lahat meron ng output na 220. So pwede nating pagganahin ito. Dito sa bathroom first floor. So dito yung ating dito dumaan yung switch natin. Tapos yung splicing natin para sa ilaw at sa exhaust fan. Sa spotlight na bumaba at dun sa outlet. So dyan sila nag-splice. So itong wire na to para sa ating exhaust fan at sa surface mount LED light, itong isa. So ang balance na lang, ito yung wire natin para sa LED light ng shower. So bububutas tayo rito, butas doon, saka doon sa exhaust fan. So ito yung supply natin. Dito siya magtatap para sa 220. Okay, ubusin muna natin.
at nakabakal itong ating dirty kitchen. Hanggang doon sa dulo. Gumamit tayo ng bakal na number 10 at number 12. So dito magkakaroon tayo ng hagdan. Ito yung kabuuan ng ating dirty kitchen. So ginagawa nila ngayon, nag-aanda na sila ng bubuhos ng mga simento at saka graba. Abuhangin. So, first layer lang siya kasi hindi naman siya ganun ka taas. Mas maliit lang naman to. Kaya first layer lang tayo. Okay. Kaya natin ang pagbubuhos nila. Bubuhusan nila ito ngayon. Tatapusin. Ang ating buhok dito sa dirty kitchen. Kaya ang huli kalimpag na nilalagyan nila ng buhok. Saka LB tayo. Ito 5 inches to? 5 inches? Hindi, 5 inches lang. Ano ilan? 2 inches na. 2 inches yung nakadrop nyo. Bubulihin lang ni Amang to para kumantay. Kunti na lang tapos ito. Bukas sa asintahan na ni Amang na kanata. Sa hollow block. Bukas nakaporma na to. Nakaporma na ang dirty kitchen bukas. Kasama hagdan. Yun. Tapos na ron. Dito kasi na kuya ang binubusan. Dirty kitchen. Napalitadahan na ni Gary. Yan. Tapos nang mapalitadahan mula rito hanggang doon sa dulo. So meron tayong 80 by 80 na sliding window rito. Tsaka exhaust fan doon na malaki. Tapos dito, magkakaroon tayo ng outlet. Tsaka dalawang ilaw na LED light. So yung ginagawa ni Gary ngayon, ito yung sa pinakalutuan. Tapos doon yung sink. Tapos doon sa wall na yon, magkakaroon tayo ng 60 by 20 na tiles. Bali, apat yan. Isa side, dalawang, isa doon sa siding na yon, saka sa siding na to. Saka itong ibabaw nitong pinakalutuan, saka yung sink. Magkakaroon tayo ng tiles doon na 60 by 120. Kaya bali apat siya na malalapad. Tapos ito, magkakaroon din ng tiles. Itatiles din ni Gary ito. Hanggang doon sa hagdan. Yun. Ito ang ating dirty kitchen. Yun. Thank you.
kakapitan ng ating tiles dito sa dirty kitchen. Ito isa. Naigabit na pala ito isa. Naigabit dito. Meron ng... Meron ito gari, no? So, meron itong adhesive. Ano yung purong simento? May halo. May halo. Na ABC tsaka ano, no? Simento magkahalo. So, yun ang timplada niya rito. Ito yung tiles natin dito. 60 by 120. Isang buo ito. Ayun, kinakabit na niya yung tiles sa sink. Katapos niyo, ito naman. Sa siding. Ayan, pinipix na niya yung ano. Yung tiles doon sa may area na may sink. So, sasampakan lang yan kasi isang buong tiles yan. Kakaroon tayo ng outlet dito. Saucepan doon. Saka dalawang LED light dito. So, mamaya, kakabit na natin yung ating pipinis pa. Ito. Kakaroon tayo ng tiles dito. Sa baba. Kakaroon agad dito. Nandun sa may hagdan. Yan ang magiging tiles natin dyan. Ito lang ang itsura ng ating dirty kitchen. Kapalitado siya. May palitada na. Ayan yung palitada niya. Buo na yung kanyang palitada. At mayroon din tayong tugang switch dito. Ito isang switch para dito sa isang LED light na to. So, kinapos tayo kaya hindi mo natin nagkabit. Tapos itong isang switch naman para ito dun sa LED light na yun. Tsaka sa exhaust fan. So yun yun. Tapos meron din tayong trigger switch dito. Sakaling gusto mong magluto na mag-init ng sa kanin, magluto ng kanin o mag-init ng tubig. So pwede mong gamitin to. Electric pan. So yan. Meron din tayong sliding window rito ng 80 by 80 na nakakabit na yan. Yung grills dito pinagawa ko na, so hindi pa nga lang naikakabit, so wait natin maikabit. Tapos nakatiles na rin yung ating flooring. Yan yung flooring ng ating dirty kitchen. So yan yung flooring ng ating dirty kitchen. Mga 30 by 30 ito. Tapos ito naman yung ating tiles na 60 by 120. Ayan yan. Yung ating tiles na really na 60 by 120. Tapos ito yung ating sink na 304 stainless steel. Tapos ito yung saksakan ng ating exhaust fan. So dito sa wall na to magkakaroon tayo ng cabinet dyan. Tapos nalagyan natin ng ilaw yung mga ilalim. Dito, meron tayong cabinet din dito sa ilalim. So, hintayin natin na sa susunod na vlog, makikita nyo na may mga cabinet na to at pintura. Sa
terrace. One inch yung ginagamit nilang 304 na baka na tubular.